sa kasalukuyan, ang mga Rizal-class frigates ang pinakamalakas na barko sa buong armada ng Philippine Navy na binili ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakahalaga ng nasa 16 bilyon pesos. Ngunit kung ikukumpara ito sa mga frigates ng mga katabing bansa, katulad na lang ng Marta Dinata-class frigate ng Indonesia at Jeopard-class frigate ng bansang Vietnam, ay misto lang isang patrol vessel na lamang ang mga Rizal-class frigates dahil sa kulang na kulang pa ito sa kagamitan at mga armas. Unti-unti na rin naman itong ina-upgrade ng Philippine Navy matapos itong lagyan ng 4 na Sea Star anti-ship missiles mula sa South Korea nitong Mayo ng nakaraang taon lamang at mga anti-torpedo defense system galing naman sa bansang France na ikinabit nitong nakaraang taon lang din lamang. Sinubukan din nitong Marso lamang ang bagong kabit nitong bullfighter chaff decoy na pangdepensa ng ating warships laban sa mga anti-ship missiles na binili pa mula sa bansang Germany. Ngunit ang mga ito hindi pa rin sapat upang masabing fully capable na ang mga Rizal-class frigates at marami pa itong kulang na armas na hindi pa naikakabit sa barko. Kaya sa bagong balita, kinumpirma ng Max Defense na lalagyan na ang mga frigates ng karagdagang mga pangdepensa nito na natitirang hindi pa naikakabit sa mga barko. Ang mga armas na ito ay ang 8-cell vertical launch system at ang close-in weapon system o CWIS at sinasabing uumpisahan na ng Navy ang pagbili sa mga ito ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Wala pang sinabi kung anong klaseng vertical launch system ang ilalagay sa mga Rizal-class frigates, ngunit ang pangunahing pinagpipilian umano ng Philippine Navy ay ang Vertical Launch MECA o VL MECA na gawa ng European Defense Company na MBDA Missile Systems. Ang VL MECA ay isang medium range missile air defense system na sinasabing may range ng nasa 20 kilometro na mas mahaba ang range kumpara sa kasalukuyang air defense missile ng ating mga warships na tinatawag na Mistral Air Defense System na may range lamang ng nasa 7 kilometro. 8-cell vertical launch system ang planong ilagay ng ating Navy kaya magkakaroon ito ng 8 anti-air missiles na malaking dagdag sa pangdepensa ng mga Rizal-class frigates. Samantalang pagdating naman sa close-in weapon system, dalawa sa ngayon ang pinagpipilian ng hukbong sinatahan at ito ang Rheinmetall Oerlikon Millennium 35mm gun na gawa ng Rheinmetall Air Defense ng bansang Germany at ang Aselsan Gokdeniz 35mm twin cannon na gawa naman ng Aselsan ng bansang Turkey. Malaki ang tsansa na Aselsan Gokdeniz ang ilalagay sa dalawang frigates dahil ito din ang napili na close-in weapon system para sa dalawang missile-guided corvettes na uumpisa ang gawin ngayong taong 2023. Bagong-bago lang inilabas ang armas na ito ng Turkey na inumpisahan lang gawin nitong taong 2019 na ginagamit na rin ng maraming bansa katulad ng Ukraine at Pakistan. May range ang weapon system na ito ng nasa 4 na kilometro at may rate of fire ng nasa 1,100 rounds kada minuto kaya malakas na pangdepensa ito laban sa mga anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles at iba pang precision-guided weapons. Kakaiba din ang mga armas na ito dahil gumagamit ito ng 35mm airburst na bala na kung saan sumasabog ito sa ere at naglalabas ng maraming projectiles upang mas mapalaki ang tsansa na tamaan ang target nito. Kalimit ang ginagamit ang isang close-in weapon system kapag nakalusot na ang papalapit na missile sa mga medium at short-range na anti-air missile system katulad na lang ng VL MECA at ng Mistral Air Defense System. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan uumpisahan ng Philippine Navy ang pagbili sa mga makabagong armas na ito, ngunit siguradong mangyayari ito ngayong Horizon 3 na mag-uumpisa na ngayong taong 2023. At sa isa pang balita, nagpahayag ang bansang Japan na handa itong magbigay ng tinatawag na security funds sa mga kaalyadong bansa nito sa Asia upang mas mapalakas pa ang depensa sa pamamagitan ng pagbili ng armas. Inanunsyo ng Japanese government ang bagong inisyatibo na ito nitong ika-5 ng Abril lamang at parte ito ng kanilang 5 taon na plano na palakasin ang kanilang hukbong sendatahan at kasama na rin dito ang kanilang mga kakamping bansa. Ito ay bilang pagresponde sa mas nagiging agresibong galaw ng China, ang patuloy na pagpapalipad ng ballistic missiles ng North Korea
at ang invasion ng Russia sa Ukraine na nagiging malaking banta sa teritoryo ng Japan. Inaasahang isa sa pinakaunang makakatanggap ng security assistance na ito ay ang bansang Pilipinas dahil sinabi na rin nila noon na ang ating bansa ang kanilang prioridad na palakasin ang hukbong sandatahan. Umuusad na rin ang planong pag-iiba ng batas ng Japan na kung saan pinaplano nilang payagan ang ibang bansa na makabili ng kanilang defense equipment katulad na lang ng kanilang mga warships pati na rin ang kanilang mga fighter aircraft. Napag-usapan na rin nila Pangulong Marcos at Prime Minister Fumio Kishida na mas palawakin pa ang defense cooperation ng dalawang bansa upang maisagawa ang pag-transfer ng Japanese equipment at teknolohiya sa Pilipinas na magiging malaking tulong sa pangdepensa ng bansa. Maliban sa hukbong sandatahan, kinumpirma naman ng Japanese government na ipagpapatuloy nila ang pagsuporta nito sa Philippine Coast Guard lalo na sa pinaplano nitong bagong Coast Guard facility na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Sinasabing ang bagong pasilidad ay itatayo malapit sa Philippine Navy Headquarters sa Subic at nang gagawing US Navy Maintenance Facility. Sinabi din ng Japan na nag-request na ang Coast Guard ng dagdag na 5 pang 97-meter offshore patrol vessels katulad na lang ng BRP Teresa Magbanwa, ngunit naghihintay pa ito ng approval ng Philippine government. At kung maaprubahan nga ang planong ito, nakahanda ang Japan na tumulong sa pagpundo ng proyekto na inaasahang nagkakahalaga din ng bilyong-bilyong piso. Sa ngayon, umaasa tayong maraming matatanggap na defense equipment at pondo ang Pilipinas mula sa Japan dahil kinakailangan ng bansa ng lahat ng suporta na matatanggap nito upang mapagpatuloy ang AFP Modernization Program.